Ayan po, good morning! Good morning sa atin lahat. Nandito na naman po si Malu de los Santos para po magbigay dito ng reaction dito kay Madam. Alam niyo naman si Madam, grabe talaga ang kanyang bunganga. Talaga hindi na walang control na po ang kanyang pinagsasasabi at nandamay pa nga po ito ng isang mga DH, Muslim, dahil po ay lahat. Hindi po siya makamove on doon sa pinadala niyang package kay Sir Pugong Biyahero. Kaya po mga kapatid, ito ay bibigyan po tayo ng leksyon, reaction, ito pong si Madam. Ito pong si Madam Bitlog ay talaga po doon sa Facebook niya, tuwang-tuwa po siya na nangangalakal ng basura dahil po sa tuwang-tuwa sila dahil doon sa isang container na mga tinapo na mga expired na siguro mga karni yun na siguro pwede pang pakinabangan ay tuwang-tuwa po siya. Wala naman pong masama yung pangangalakal, lalo na po kung talagang mapapakinabangan pa po, wala pong masama. Ang punto lang po natin dito, yung mga pinagsasabi niya dito sa DH, siya Muslim, na isali na mga po na yung walang kaalam-alam dito na yung Muslim nating kapatid, idinamay na po nito ni Madam Beth. Grabe! Grabe ka talaga, Madam Beth, pati yung walang kamalay-malay na banggit mo pa sa yung mga sinasabi dyan abang ikaw ay nangangalakal ng mga itinatapo ng ating mga kababayan dyan sa US. Alam niyo po mga kapatid, ako sa pangangalakal na trabaho, ako ay hindi agin dyan. Talaga po ako dyan ay saludo ako sa ganyang klaseng trabaho kisa sa yung magnanakaw naman po. Di ba? Yung mga scammer, ganun. Mas gugustuhin ko ng mangbabasura kisa sa mang-scam, manluko ng tao at magnakaw. Yun po. Kaya sa ganyang klaseng trabaho na mga lakal, wala tayo diyang problema. Ang problema natin po, itong si Madam Beth. Kung bakit po, abang siya nangangalakal ng mga kalakal o yung doon nga, tuwang-tuwa siya doon sa meet, ay talaga pong hindi maganda. Yung ikaw po ay idadamay mo ang mga Muslim na walang kaalam-alam sa pinaggagawa mo. At higit sa lahat, hindi ka makamove on dito sa package mong ipinadala mo kay Pugong Biyahero dahil hindi naman po yun iningi sa'yo. Diba? Kung tutuusin, nakita mo naman yung mga package na galing yun sa basura. Sa basurahan mo rin yun nakuha, lalo na yung mga sapatos, diba? Pero hindi ka makapag-move on. Oh. Wala naman masama sa doon sa pinadala mo. Kung saan man ang galing, basura man yun o binili mo, wala pong masama. Pero pinaratangan mo ang pugong, isang Pugong Biyahero na magnanakaw na nandoon naman yung package mo. Diba? Ngayon, gumawa ka na naman ng ingay na isang Muslim at mga DH ay idinadamay mo dyan sa iyong pinagagagawa. Hindi maganda yun. Kaya ka po napapagsabihan. Kaya ka nare-reactionan o lahat kami na nakabmanman sa'yo dahil nandiyan, pinost mo yan sa Facebook, nandiyan ka nagkukuda-kuda-kuda kung ano-ano ang sinasabi mo at tuwang-tuwa ka pa na namamasura, ay hindi sana yun masama. Kaya lang yun, ingatan mo yung pagiging madaldal mo dahil pati DH, Muslim, nadamay mo na. At hindi ka pa nga makamove on dun sa iyong mga sa package na hindi ganyan, dinala niyang asawa mo dahil malayo nga yung ng LBC. Pero po ano ang ginawa mo? Hindi ka makamove on. Instead na magsorry ka kay Pugong Biyahero, hindi mo nagawa. Dahil paulit-ulit mo na lang nasasabihin. Dahil alam naman natin, Madam, na hindi nawala yung package mo, yun nga ay ibinalik ni Pugong Biyahero. Sana naman po move on. Huwag na tayong mandamay pa ng isang mga kapatid nating Muslim na wala silang alam sa pinagagawa mo. Pati DH, di ba? Sinabi mo ang mga DH, ganyan. Nakakalungkot ka, Madam Beth. Sana naman ay matuto kang lumugar
sa dapat mong kinalalagyan dahil hindi maganda yung ikaw ay manghamak o mandamay ng ibang tao, lalo na sa mga kapatid natin Muslim. Diba? Bakit? Inaano ka ba? Pinakialaman ka ba ng mga Muslim nating kapatid? Diba hindi? Sa iyo mismo nang galing ang mga salita na yan. Kaya kami, para sa amin, panuorin niyo po ang vlog ni Bupil, ni BPM, dahil nandiyan po. Ako ayaw ko na po na magkuha pa ng mga clip nila dahil ako po ay story lang. Kung ano ang napapanood ko dito kay Madam Bit, iyon po ang ikikwento ko sa inyo, na sila po ay nasa Facebook niya yan po, si Madam Bit. Pero nai-record na natin yan ang kapatid natin na kasamahan natin dito sa social media kay BPM at kay Bupil Mix Vlog. Kaya panuorin po natin para po ay maintindihan natin, maunawaan natin, dahil iyan po nandyan yan po sa Facebook, na abang sila nangangalakal po ng basura ay talaga sadya naman po talagang masaya siya. Tuwan-tuwa po siya na nandun nga si daddy niya, yung asawa niya siguro, daddy, ganyan. At ito yung, di ba, nangunguha sila ng mga basura, na yung mga itinapon. Alam mo kasi dito sa ibang bansa, pag ayaw nila na, lalo na po yung karne, mga ano, ay iyan po ay pinatatapo na. Pag na-scam, yung bang, kasi mayroon po yan ng expired, na iska din sa yung ano date kung kailan po yan pwede pang gamitin. Iyan po nandyan yun, lalo na sa mga karne po. Abang ako dito po, pag nagpipreserve po ako, may date po yan. Para alam natin kung kailan natin yan. Kaya, para hindi masayang po, kung ano ang nauna, iyon po ang lulutuin natin. Hindi yung kagabili lang lulutuin. Yun pa. Dahil po, pag umabot na doon sa date na ilinagay mo, iyan po ay expired na. Itatapon talaga yan. Lalo na po yung pinabibili sa supermarket na mayroon naman po na mga iska din sa yung mga date. Kailangan po yan iano na. Lalong-lalo na po pag itlog na ang isang araw lang po yan ang iska din sa na yung expired na yung itlog. Kailangan po yan alisin na dahil makakasama po daw. Dahil ang itlog po talaga, iyan ang number one na hindi dapat po patagalin. Kahit yan na nasa rip na. Dahil yan ay po ay maaari tayong magkasakit. Diba? Yun dito sila nag-iingat. Lalo na talagang kahit nakakapanginayang pa, ay talaga pong ay iyan ipatapon na yan. Tapon, tapon, tapon. Ganun po yan dito. Kaya ang ginagawa ko para hindi po tayo makasayang ng pagkain, yung mga nauuna, yun po ang linuluto ko. Kaya minsan nakakaano, lalo na po yung mga prosciutto, iyan po ay minsan kuha na lang ng kuha, hindi na nakikita yung mga expression, kaya po na itatapon yan. Ay mahirap na rin naman po tayong pagalita na maaksaya ka, ganyan ganyan. Kaya ako po, ingat na ingat po ako sa mga pagkain. Kaya ganun sana dapat tayo matuto na huwag magsayang ng pagkain. Dahil po tingnan mo po yun, yung mga itinapo na kinalkal ni Madam, na si Madam Bitlog, na yung pagkain na tuwang-tuwa, tingnan mo yung mga meat, na mga steak, nandun pa. Ay talagang sayang po tayo kung nagtatapon tayo ng ganung klaseng karaming pagkain. Talagang nakakapanginayang. Kaya siya po ay sayang na sayang. Kaya ako, nauunawaan ko, naiintindihan ko po. Dahil po dito, ang mga itinatapon na gamit, lalo na yung mga aparador, mga ano, magaganda pa po yan. Pero dito, pag once na silang nagpaparemodel ng mga bahay, ng bahay nila, iyan po, lahat na kagamitan yan po, itinatapon. Dahil bago po ang ililalagay nila. Kaya, nakakapanginayang din talaga. Kaya, marami din talaga na kumukuha na yung nakikita mong maganda pang kagamitan, kinukuha nila yun. Hindi masama yun po. Pero, ang masama lang po dito kay Madam Bit, yung pananalita. Diba? Kaya siya nauhusgahan ng tao. Diba? Dahil kung ano man nga, mangalakal ka man ng basura o mamulot ka man ng basura dyan ng mga itinatapon, ay walang masama kung mapapakinabangan pa. Diba? Kaya huwag tayo masyadong mayabang, Madam. Kasi nakakadamay ka ng tao. Yung walang kaalam-alam na tao ay dinamay mo. Kagaya po dito kay
sa mga kapatid nating Muslim, mga DH, dinamay mo, ay hindi maganda yun. Kaya para sa akin, pag-isipan mo muna mago ka magsalita na walang masasaktan na kababayan natin at mga kapatid natin, di ba? Kala ko ay matulungin ka, palasimba ka, kaya sana po ay maintindihan mo ang mga sinasabi ko sa iyo na huwag tayong padalos-dalos magsasalita. Kaya dapat tayo nakakontrol. Ako, hindi ko sinasabi sa iyong perfecto si Malo de los Santos, pero po, hindi ako marunong manglait, mangyurak ng tao na gagaya niyan po na sa mga kay Kubugong Biyahiro, sa ating mga kapatid na Muslim, at sa mga DH na kapatid natin, huwag mo pong aamakin. Dahil puro parehas lang po tayo dito sa larangan ng Susalmenda. At pag namatay naman tayo, hindi natin lahat yan madadala. Kaya, prino lang po. Kaya ito hanggang dito na lang mga kapatid at sana po matuto itong si Madam Bit na huwag na niya nang uulitin na kung ano-ano ang sasabihin niya lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Muslim. Marami pong salamat at please support natin si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs at Ruel of Malalag. Palagi po natin silang susuportahan lalo na si Dance at Kuya Brooks. Yan. Marami pong salamat at sa Team Organic, marami pong salamat. Paalam at ito po ay inihingi ko pala na sana po patuloy natin suportahan si Joey. Nakikiusap po ako sa inyo mga kapatid, Joey the Great. Yeah. Suportahan natin dahil po siya, patuloy lang siyang sumusuporta sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong dyan sa Samar. Wala po siyang ganong kalaking revenue na talaga pong ano, kulang pa nga po sa kanyang pangangailangan, sa kanilang pamilya, pero itinutulong niya pa po. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless you. Thank you sa aking mga nagmamahal na mga viewers. Thank you so much. God bless you. Lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye! Paalam! Mwah!